Hello Internet, welcome back sa part 4 ng ating PHP development and deploy tutorial, ano? At babalikan natin guys yung ating lesson or babalikan natin yung mga napag-aralan na natin. Nakagawa tayo ng ating navbar. Okay, at nag-auto ano na siya, no? Auto convert to mobile view or responsive na yung navbar natin pag maliit yung screen. At pag maliit naman, ganito yung itsura niya. So gumamit tayo ng Bootstrap 5 para magkaroon tayo ng initially, no, magkaroon ng styling yung ating PHP system. Okay, so ang gagawin natin ngayon guys ay maglalagay tayo ng view, no, at pag kinalik natin ito, gagamitin natin yung get product by ID at ilalabas natin yung details ng product, no, every time na i-view natin siya. Okay, pero bago natin yung simulan ay i-update muna natin itong mga function natin. Okay, so kung kayo ay pamilyar doon sa MySQL line, no, nare-recommend na kailangan i-close yung connection pagkatapos yung mag-query. Pero dito sa PDO, hindi naman siya necessarily na gano'n. Ano? Pero kailangan natin in-empty yung ating PDO. PDO object, kasi ito object na itong PDO natin. No? At ina-access lang natin yung mga built-in function dun sa loob ng object na yun o instantiations na yun. Ano? So, gagawin natin guys, every time na mag-try tayo, either magkaroon ng error o mag-success, maglalagay tayo ng finally. No? Okay, so finally, ang gagawin natin yung PDO natin ay i-update natin as null. Okay, so control plus natin, no, para lumaki. Yan. Okay, so lahat lang ng ating function, lagyan natin ng ganun. Ano? So, every time na-execute, in-null niya o gagawin niyang null yung ating PDO instance. Ano? Okay. Yan. Okay, so dito sa ating index.php, papalitan natin itong ID, no, ng isang empty th. No? Tapos itong ating td ay gagawin naman natin href. Yan. Tapos, ito, ilalagay, gagawin natin siyang view. Okay, tapos lagyan natin siya ng class na btn. Btn sm or small. Tapos, bg primary nila, yung primary color. So, I'll z para bumaba at itong id na to ay ipapasa natin sa isang file, no, na ang pangalan ay details.php, which is wala pa rito. So, gagawa tayo. Details.php. Okay. Tapos, yung ating ID ay ipapas natin as parameter sa name, no. So, malaking ID na lang na ganyan. Tapos, equals to product ID. Okay? Save. So, pag na-save naman natin, guys, ay right-click, tapos reveal in File Explorer. Tapos, dun sa ating File Manager, idadrag lang natin yung ating tatlong file. Okay? Kasama na yung details. So, upload and replace. Do this for all files. Okay. Okay, so pag ni-refresh natin to, yun, medyo kailangan liitan natin, ano. So, itong td, gawin natin width. Siguro 50 pixels na lang, no. Tapos, yung ating button, gawin lang natin siyang text white. Okay, tapos drag ulit natin yung ating index.php. Okay, so ito guys yung ginagawa ko, no, hindi rin siya recommended, no, kasi dapat nag-setup tayo ng local environment, no, kasi ito rekta sa production yung nangyayari, no. So for the sake of this tutorial kasi kailangan, yeah, later on din kasi pagkatapos nating i-develop siya, ipupush din naman natin siya dito sa infinityfree.com, ano. So inerekta na natin, pero sa inyo, no, kung kayo ay nagawa ng sarili niyong capstone o program, inirecommend ko na sa local server nyo muna siya i-deploy. Tapos saka nyo siya
i-develop pala na to. Sa kanya siya deployed sa live server katulad nito, no? Anyway, so dahil nandito na tayo, ito na yung itsura ng ating table, no? At pag kinilig ko yung view, pupunta siya sa details, pero pinapasa niya yung ID. Mapapasin niya sa taas, di ba? So, ID is equal to 1. Tapos itong apple cake is equal to 4, no? Okay, so ang gagawin naman natin doon sa ating details, sasaluhin naman natin yung ID na yon. Okay, so dito sa details ay kailangan lang natin i-copy yung ito, no? Copy na lang natin yung buo ito. Okay, so ginawa ko control A, no? Tapos copy, then paste. Pero magkakaroon tayo ng problema. Kasi kung may babaguhin tayo dito sa head, okay, lakihan natin ng konti, ha? So, kung may babaguhin tayo sa head, at kung marami na tayong .php na files, isa-isahin natin yun. So, maganda ay gawa na lang tayo ng template. Okay, so gagawa ko ng bagong folder, guys, ha? So, templates. So, ito, sarili ko lang naman itong ano, approach, no? Kasi nasanay na ako sa CodeIgniter saka sa ano yun, no? Sa Laravel. Bihira na lang din ako nung vanilla PHP, no? So yun nga na sanay na rin. So gagawin natin, guys, ay dito sa index, no? Kunin lang natin 'to. Okay, so cut, katanggal ng body, no? So from HTML hanggang body, opening body, cut natin siya. Tapos ilagay natin dito sa header. Okay, tapos ito ating closing body hanggang pababa. Ito. Cut din natin at ilagay naman natin sa footer. Okay? Then itong index natin, ang gagawin natin ay i-include natin doon yung ano. Include once. So, gagawin natin, pupunta tayo sa templates, tapos header. Ayun, mali yung aking. Okay, so sumunod naman, ay copy ko lang ito, no? Copy, tapos ilalagay ko naman sa baba yung ating footer naman. Okay, so similar dito, so copy, control A, tapos paste ko lang dito, ha? Yan. So, include once. Ayun. Okay, so next natin, guys, ay yung navbar, no? So, navbar.php. Okay, so maraming library dyan, no? Pero gagawin ko, stick lang muna tayo sa vanilla PHP, guys. Okay. Okay, so yun yung navbar. Pero gagawin natin, guys, hindi natin to include dito, no? Gawin lang natin simple. Play as much as possible. Pagpunta natin doon sa header, dito sa baba, no? Sa body, include once din naman natin yung include once. Dito hindi natin kailangan ng template. That na lang, no? Tapos yung ating navbar. Yan. So, ganyan. Okay. So, madami na tayo, guys, na i-upload, no? So, kailangan na natin, tingin ko, kailangan na natin ayusin yung ating FTP, no? Pero, try natin i-drag lahat. Tingnan natin kung anong mangyayari. Do this for all files, upload. Tingnan natin kung mapapasama yung template na folder. Yun, mukhang nasama naman. Ayun, nasama naman yung template na folder. So, ayos na ayos. Okay, so refresh. Yan, so may error yan pag ganyan. Okay, so ano kaya yung error natin? So templates. Ah, ito dapat wala na to, no? Kasi sinama na natin sa header. Okay, so basically dapat ito ay gagana, no? Pero to verify, ay kailangan natin siyang i-PHP serve. So, kung tatandaan nyo, pwede natin gawin yan, no? PHP dash capital S. So, 0.127.0.018,000.
Tignan natin kung anong error niya. Yun, PHP network. So, tanggalin natin yan, ano? At itong details. Variable products, okay. So, yun yung problema niya. Sa index 19. Okay, so ang problema guys ay yung pag-include once naman nito, no? Sa index saka sa details. Kasi nasa labas naman siya ng... Ayan. So, kailangan natin maglagay ng ganito. Kailangan natin lumabas ng isang folder, no? Pababa. Okay, so sa tingin ko yan yung problema. Okay, so try natin ulit, no, guys, no? Drag and drop. Okay, so refresh. So, yun na siya, no? So, yun yung naging problema, guys, no? Kailangan natin itama yung mga files o yung path ng mga files once na na-move na natin siya sa mga subfolders o folders. So, kagandahan sa approach na to, guys, no? Kaya natin siya ginawang ganyan. So, sabi ko nga, kung masyado na madami yung .php natin, no? At iisa lang yung header na kinocall natin, saka footer. Once na nag-update, hindi na natin kailangan isa-isahin yung mga files. So, napaka-tedious na no, pag i-maintain mo na. So, ang gagawin mo, guys, natin ay gagawa tayo ng mga templates, no? So, once na meron tayong babaguhin sa header, doon na papasok yung ano natin, yung ginawa natin kung pag-template nila, no? Kasi isa na lang yung babaguhin natin, mababago na yung lahat ng pages. Okay. So, balik tayo dito sa ating tutorial at ang sabi nga natin dito sa details ay sasaluhin naman natin yung napasa na ID na galing sa URL. Kasi pag biniyo natin to, ayan, nagkakaroon na ng doble no? Kasi nag-for each na siya. So, hindi to dapat ganun. Ano. Okay, so i-update na natin tong ating file. So, gagawin natin guys ay una muna, tatanggalin muna natin tong tbody. No? Ayan, kasi baka kailanganin natin tong table. So, gagawin natin guys ay tatawagin naman natin yung get product by ID na function. Get product by ID. Okay, so yung ID naman ay makukuha natin sa get na. At kukunin natin yung capital ID. Okay, so kasi yun yung pinapasa natin dito sa URL, no? Lakihan natin ng konti ito. Yan. So ito, no? So, kukunin natin yon at once na okay siya, ay ipapasa natin dito yung ating ID. Okay. So, kailangan natin guys ay if ID if is set, no? If is set, yan. Yung ID, ibig sabihin hindi siya undefined, hindi siya null, basta may value siya. Saka natin tatawagin tong products o product na lang siya. Okay. Tapos, once nakuha natin itong product, ay accessible na yung ating details. Ano? Ang gagawin natin ay product, tapos ilalagay natin dito yung product name. Okay. So, ito shorthand ng echo to ha. Matagal na natin itong ginagamit. So, huwag kayong mali to. Okay, so ito siguro palitan natin to ng empty 2 lang, no? Kasi ito yung lakihan natin, empty 5. Or margin top 5. Okay, tapos dito lalagyan natin yung... Maglalagay tayo ng panibagong fields, guys, ha? Dito sa ating product. So, description, created ad, tapos updated ad. Updated at okay, so ito gagawin natin siyang per TR ano? Okay, so wala yung auto
yung pretty year ko, hindi na gana sa PHP, vanilla PHP, ano. Okay, so description, updated at, created at. Maglalagay rin tayo dito mamaya ng ano, added at saka updated at. So mamaya na yan, ano, added by saka updated by. So kaka-capture natin kung sino yung nakalagin. So dito sa description, wala pa, no? Pero itong created at, pwede na natin i-display yon. So product, created at. Okay, so kailangan pa rin natin siyang i-try muna natin, no? Kasi kailangan natin i-capture kung sakaling hindi, walang value yung ID, sabihin hindi existing yung ID na URL, kailangan natin mag-throw ng error o mag-return ng message sa user. So mamaya gagawin natin yun. Pero try muna natin kung ano yung lalabas pag in-upload natin itong details, ano? Okay, so medyo struggle yung aking internet, ah. So, refresh. Ayan. So, lalabas yung cheesecake. Tapos, yung ating updated at, ano, ito. Pero, maglalagay tayo dito ng description. Saka, yung created at, updated at, tapos, siguro mga ilan pang product fields, no, na idadagdag natin. So, ito yung sinasabi ko, kailangan natin i-handle, no, pag hindi existing yung ID sa URL. Okay? So, i-update natin tong ating script, no, kailangan natin i-handle na pag hindi existing yung product. So, paano gawin yun ay ikakat ko itong malang H1, ano, hanggang dito sa div. So, dapat na matitira na lang ay yung container. So, gagawin natin, guys, ay if product, ibig sabihin, pag may value yung product, no, tapos comma. So, ipipaste ko siya rito, no. Tapos, gagawa ko ng else statement. Tapos, gagawa din ako dito sa baba ng and if. Yan. Okay. So, dito, i-display na lang natin dito ay siguro H3, no? H3. Tapos, lagyan na lang natin ng product does not exist. Okay. Okay. So, balik tayo dito sa ating upload. At i-upload natin yung details.php. Okay, so meron, no, pag ni-refresh natin at merong nakapas na ID doon, okay siya. Pero tinanggal natin yung parameter na ID at in-enter natin, lalabas yung product does not exist. Na, okay tayo dito, guys, ng kabawa 3, no. Okay, so ganun din lalabas, no. Kasi ang mangyayari, itong product natin, wala siyang na-return na product information based dun sa ID niya. Although, nagpasa tayo ng ID 3, no? Pero dun sa ating, tinan natin yung ating MySQL database. Okay, so mayroong problema yung ating cPanel. Nag-expired na siguro siya. Yan. As PHP my admin, connect now. Yan. So, dito sa ating products, yan, so wala yung ano, no, wala yung ID3 kasi 1 and 4 lang to. So kaya ang return niya ay product does not exist na rin. So ganun yung pag-handle, guys, ng ano, ng mga data na nulls or undefined. Okay, so sana may natutunan kayong bago. Okay, so sunod natin gagawin, guys, ay maglalagay tayo ng edit and delete. Pero dapat siguro para sa akin, ano, yan. So, dapat siguro ay maglagay muna tayo ng add product rito. Okay, so, ayusin muna natin yung ating index.php. No? Katulad nito, kailangan 2 lang. Tapos, ito yung lalagyan natin ng class na MT5 para bumaba siya. Tapos, dito sa ating navbar ay kailangan ibalik lang natin siya sa index.php, no? Yung products. Okay. So, dapat every time na pinipindot natin yung products dito sa taas, ay babalik tayo doon sa ating... So, bakit ganito to, no? Okay, so, siguro napansin nyo to doon sa huling tutorial, ano? Yan, so, dapat ito ay... Yan, href na ganyan. Yan. Okay.
So similar with log in, control D para palitan to, no? Okay, so ito ay log in. Tapos yung isa ay log out. Okay, so ito ay pupunta dapat sa login.php. Eh, wala pa tayong ganyang file. Tapos ito ay pupunta rin dapat sa logout.php. Okay, so gagawin natin yung mga files na yun mamaya. So try natin kung magbabago yung kanyang styling. Ano. So under ng templates, i-drag lang natin tong navbar natin. Okay, so refresh. So, sabi na, no, naging parang link siya. So, gagawin natin, guys, ilalagay natin to ng class. Okay, so, class, text, decoration, none. Kung tama ako, ha, kung tama pa ako ng pagkaka, ano, tanda sa bootstrap time. Okay, so tama pa, no? Tapos lalagyan lang natin siya ng text white. Tapos medyo, hindi, sige, okay na yan, text white. No? Huwag na natin i-bold. Okay, again, drag natin yung navbar. Yeah, so medyo tedious, guys, no, yung ating ginagawa ngayon. Kasi marami, medyo malawak na yung mga files, no? Sa akin, okay lang din. So pagpunta ko ng product, pupunta siya sa index, no? So, maganda siguro, ano na lang to, no? Yung root. Pati itong logo, no? Gawin natin siyang root na lang. Okay, so pag kinilig ko yung itong root, yan, pupunta siya sa root directory. Tapos products, okay. So, pag login, pupunta siya sa login, pero wala pa, no? Mag-error yan, yan, not found. Tapos log out. Wala din. No? So mamaya guys, gagawa tayo ng ating sariling 404 no, pagpatapos na yung ating system. So balik tayo guys sa ating tutorial. Kailangan nating okay, so parang hindi ito. Yung index hindi natin upload. Ano? So kailangan natin maglagay ng add button dito na sa taas. So gawin na lang tayo ng href dito, no? Pero gawin natin siyang btn large o lg. Ano ako, ganyan, no? Btn lg, tapos bg primary, tapos text white. Tapos lalagay tayo dito ng add new product. Okay, tapos maggagawa tayo ng add product.php. Yan, ganyan. So, gawin na natin guys, no, yung file na yun. Huwag sa loob ng template. Dito lang tayo sa root. Okay, so add product.php. Okay, so gagawin ko, ikakopy ko lang to guys, no. Tapos sa add product, yan. Okay, so tatanggalin ko to guys, no? Yan, tatanggalin natin yan. Pati ito. Yan, tanggalin muna natin yan. Tapos itong template, okay lang to, no? Yan, so empty container lang muna. Okay, so upload tayo ulit, no? So ang kailangan natin i-upload ay yung ating index, details, saka yung ating add product. Okay, so refresh. Okay. So medyo lagyan natin ng konting distansya to, no? So MY2. Okay, so naganap yung MY2 na yan. So di ako sure. So index.php. So alam ko margin top yan, no? Saka bottom. Ayun, so MY2. Okay, so medyo may distansya na. So, pag click natin ang add new button,
pupunta siya doon sa addproduct.php, pero dahil wala pa siyang laman, wala pang lalabas dyan. So ito yun, ano? So yun yung next nating gagawin. Okay, so dito sa add product ay lalagyan lang tayo ng konting header, ano. So class MY5 at lalagyan natin add new product form. Okay. So next natin guys ay maglalagay tayo ng form dito, no. So yung action, wala mo na siyang action. Method muna tayo, no. Method tapos post. So as ito lalagyan natin ng encrypt type o end type, no? Multi-part form data. So, dahil, bakit multi-part form data, no? Kasi, mamaya, maglalagay din tayo, o mag-upload tayo ng image dito sa ating product. So, kailangan natin naka-multi-part form data. Kasi, pag hindi tayo naka-multi-part form data, hindi gagaling ating upload, no? Okay, so, dito sa ating sa loob ng form, maglalagay lang tayo guys ng form group. Tapos, index text. Okay, so ito ay product name. Gagamit ba tayo ng ID? So, gamit tayo ng ID. Tapos, class form control form control LG. Okay. So, next natin ay similar, ano? Pero ito ay text area naman. Okay. So, text area ay description. Description. Okay. Tapos, class nito ay form control. Okay. Then, kailangan natin ng button. So, dapat ang type nito ay submit. Tapos, save. Okay. So, try natin i-upload, no, yung ating add product.php. Refresh. Okay. So, ganito siya, no. Napunta nga tayo sa, ano, no. Sa Bootstrap 5 form. Okay. So, alam ko ay meron tong o tinanggal na ba nila? Mukhang tinanggal na nila, no? So, alam ko may form group ang Bootstrap, eh. Pero mukhang tinanggal na nila, no? So, dito call auto na yung ginawa nila. Okay, so lagyan na lang natin ng MB3, no? Katulad na nandito sa example. So, hindi na pala form group. Yan, MB3 na siya. Okay, tapos ito, yung ating save. Lagyan natin ng BG primary ulit. At lagyan natin siya ng BTN, BTN LG. Tapos lagyan natin siya ng konting margin na 4, MY4. Okay, so add product. Refresh. Okay, so ang kulang natin ay wala tayong label, ano. Okay, so ito rin lalagyan natin ng row 5. Yan, rows 5. Tapos lagyan natin ng label. Ano? So class form label. So product name. Copy-paste na lang natin, ano. Ito naman, product description. Description. Okay, so ulit. Okay, so ito, time-consuming, guys, no. So, imagine nyo din kung nagde-develop kayo ng walang, ano, no. CSS framework. Kasi itong Bootstrap, malaki na yung tulong sa mga nagpo-prototyping na tulad natin. No? So, alam ko, meron din nagamit ng Bootstrap sa production kasi less hassle, no, kaysa yung gumawa kayo ng sarili nyo CSS. Pero, hindi ko kinocondemn, no, hindi ko sinasabi huwag kayo gumamit ng static CSS o yung vanilla CSS. Kasi meron din mga developers na gumagamit ng compiler na katulad ng Swiss.
At mas biyasa sila doon, no? Pero ako, lalo na pag nagpo-prototype lang, ay Bootstrap or Tailwind or kahit anumang CSS framework na suitable dun sa project, no? Okay, so ito, lagyan din natin ng text white, no? Okay. So, bago natin siya tapusin yung ating form, maglagay na tayo ng placeholder dito na specify product name. Kasi ito, placeholder din, ano? Specify product description. As dot, dot, dot. Okay. Ito, lagyan din natin ng dot, dot, dot. Okay. Tapos itong post method natin, ano, yan. Ika-capture natin siya dito sa taas. Okay. Tapos itong ating type, lalagyan natin siya ng name na submit. Okay. Then dito, magli-listen lang tayo ng if is set post submit. So hahanapin natin to, no, eh. Pag nag-submit yung form, hahanapin natin to. So pag nakita natin siya, ibig sabihin nag-submit si user. Tapos ipiprint R ko lang muna yung ating post, no, na data. Okay. Then i-upload ulit natin. So, meron pa tayong kulang kasi dapat lahat to required and required. Okay, so isa pa. Upload pa natin ulit. Okay, so refresh. So dapat, ayun, no? Hindi gumana yung required natin. So ito dapat ay required. Yan, required with a D. Okay. Ayun, so gumana na. Okay. So ito ay test product name, test product description. Tapos save. Okay, so makita niyo sa taas ay yung product name natin, test product name, tapos description, test product description. Tapos yung submit natin ay empty. Kaya siya lumabas kasi nakita niya, no, na mayroon laman o existing o nag-exist yung submit. So maraming guys na method, no, para i-capture kung nag-submit o hindi yung PHP form nyo. Pero ito yung pinaka-basic. So mag-i-stick lang muna tayo dito. So sunod na gagawin ay i-insert natin yung ating mga product description, product information dun sa ating database. Pero dito sa ating structure, idadagdag muna natin yung ating pagkatapos ng product name, dagdag tayo isang column. Product description. Yan. Kasi yan ay bar chart, 255 din ang length. Okay, so yun, no? Okay, so punta na tayo guys dun sa ating function, no? So kailangan natin siyang include. Include once. At kailangan natin yung function.php. Okay. Okay, so ang gagamitin nating function ay ito, no, yung insert product. Pero mabasin nyo guys, kailangan natin itong i-update kasi product name lang yun nandito. So kailangan natin dagdagan ng product description. So product description. Kulang ng description. Kailangan ng R. Yeah. Tapos dito, values, product description. Tapos dito, product description. Okay. So dito, dadagdagan lang natin yung ating bind param, ano. Okay, so copy, copy, paste na lang, ano. Tapos itong product description ay ilalagay natin dito. Okay. So pwede na natin siyang gamitin. So add product, pagdating dito, no,
tatawagin natin yung insert product. So, kailangan natin i-supply dito yung underscore product name galing doon sa form natin yan na yung post method. Tapos, yung ating post product description. Okay. So, yan na muna, no, guys. So, mamaya enhance pa natin. Okay, try muna natin kung gagana siya. Okay. So, ito ay punta tayo sa product muna, no, para mag-refresh, tapos add new product. Okay. So, gagawin natin ay orange. So, this is a orange product. Tapos, save. So, lalabas niya dito, no? New product data was added successfully. So, pagpunta tayo dito sa ating PHP My Admin, so, lalabas siya. Pero ang problema, no? Yung ating hindi nag-insert dun sa product description natin. Product underscore description. So, anong mali? Mali natin, hindi natin upload yung function. Okay. So, yun yung problema. Okay, so pag ito ay na-refresh ko, tapos resend. Okay, so integer constraint violation column cannot be null. Okay, so product description. Product description. So, okay naman siya. Ayun. Okay, so ang problema guys ay yung name natin dito ay description. Okay, tapos pero ang hinahanap natin ay yung product description. So, anyway, either i-copy paste natin siya dito, no, para lang tugma, no. Yan, para tugma doon sa ating MySQL, yan. Okay, then upload ulit yung ating product. Okay. Tapos ulit, ano? So, orange cake. This is a orange cake. Save. Yan. So, new product was added successfully. Okay, so yun na yung ating description. So kaya hindi siya na-save kasi mali yung kinukuha nating post data na. Okay. Okay, so i-enhance pa natin. So ang gusto natin, pag-insert ng bagong product, guys, ay... Okay, so pag-insert ng bagong product, dapat pupunta siya dun sa details. Okay. So, paano natin gagawin yon? So, balik tayo dito sa products. Tapos, add new product. So, itong function natin, i-revise natin. So, ang gagawin natin ay, imbis na echo new data was added, no? Ang gagawin natin, i-return natin yung PDO last inserted ID. Okay. Na function. Okay, so dito naman, i-capture natin yun. Ano? So, ito ay magiging variable na ID na siya. Okay, so if ID, may sabihin, may laman siya, no? Ang gagawin natin ay header, so location, so i-redirect natin siya sa details.php, pero i-concatenate natin yung ID na variable. Okay, so sana it makes sense, ano? So dapat pagka-add ng ID ay automatic magre-redirect siya doon sa details ng ating na-add na product. Okay, so dalawa yung ating i-upload, yung ating add product saka yung ating function. Okay, so ulit, ano, add new product. Apple melon. This is apple melon. Tapos save.
Okay, so details equals to 7 kasi 7 yung apple cake na yun, o apple melon yun. Tapos automatic nag-redirect siya dun sa details ng product natin. Okay, so guys, ito ko na puputulin itong ating section ng lesson at natutunan natin kung paano mag konting styling at paano mag-add ng data gamit yung ating PHP form o yung HTML form, no? At pinaprocess natin o nagamit natin yung ating ginawang insert product na function na yung ginawa natin ng pinakaunang part pa, no? Okay, so the next lesson natin ay tutuloy na natin yung balak natin na magkakaroon ng edit saka delete. Pero mas madali na kasi gawa ng meron na tayong existing form, no? So i-reuse lang natin to. Okay, so again guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.